Hey guys, it's me Henry Amontos once again, and welcome back to my channel. So ngayon guys, ay magja-jogging lang po ako. Ito po yung view ng dorm namin. Ayan po. Pero napakita ko na. Ang ganda po ng view ng mga dike nila dito sa Taiwan. Talagang ginastosan nila para maging maganda naman yung ano, yung view. Tapos doon nga yung mga tao, yung mga nag-exercise. Ayan. So mamaya makikita niyo yung view ng dike dito sa Taiwan. So, see you later guys. A few moments later. So ayan guys, andito na ako dito sa may dike. So bago tayo mag-start ng pagja-jogging ay mag-warm up muna tayo para maging maayos yung pag-exercise natin. Hindi tayo maano ng yung mga karamdaman natin. So warm up lang muna tayo. Kalimutan ko na kung paano yun. Oh no! What? What the fuck? A few inches later. So ayan guys, start na tayo sa ating pag-jogging. Tanggalin muna natin itong mask para maganda yung paghinga natin. Baka mahirap na sa paghinga. Ayan. May dumadaan na naman na ano, jet fighter. Ganito po dito, laging may jet fighter. Mas oras yan, nagpapalipad. Ayan, stag-in. Mabigat yung ano po, bulsa. Maraming laman. Wala, kamay, hirapan ako. Wait lang, kunin ko tong ano ko dito. Mayroon kasi akong power bank dito sa bulsa ko. Kaya medyo mabigat, nagdala ko ng powerbank kasi baka malulubat tong GoPro ko. Ang ginamit ko ngayon ay naka GoPro pa ako. Lagay ko na lang to dito para is maglubat tong ano ko. Ang dami nila. Dalawa na yan. Nakikita niyo ba? So ganito po dito talaga sa Taiwan guys. Kaya tinatawag ang Taiwan na ay may award pala yung Taiwan. Congrats pala sa Taiwan at sa president ng Taiwan at nananalo ang Taiwan sa second most safest country in the whole world. Once again, Taiwan has proven to be one of the safest countries in the world. And this year, the island nation ranked second among to a survey conducted by a global database site Nambio. Among 133 countries and territories, Taiwan scored 84.74 based on the safety index. So ayan po, ganyan po kaganda Taiwan, kaya may award sila na most safest country. So laging nananalo po yung Taiwan sa ganun guys. Nakarang years ay pang-apat lang ata sila, pero ngayon sila na talaga ang masikan. Ngayon ay nagja-jogging lang po ako kasi nung itong mga nakarang araw, mga pang-apat na araw na ngayon, parang may naramdaman akong kakaiba. May naramdaman akong kakaiba. Medyo sumasakit ang puso ko. What? Sumasakit ang puso ko. Kulang ata to sa ano, pag
Pagmamahal. Joke lang guys. So, ayan, para maging maayos yung daloy ng dugo natin kasi tagal ko na rin hindi nakapag-jogging. Hinihingal ako. Pero madali lang po yung jogging natin ngayon guys kasi anong oras na ako nakapag-start. Imbis na bala kong alas 6. Kasi nga ay nga pala day off ko ngayon. Kaya naisipan kong magja-jogging. Kakahingal pala yung tatakbo ka tapos magsasalita. Hinihingal ako. Ngayon ay day off ko. So nagpa 2 days day off ako. Para makapag-jogging nga. So, gusto ko talagang magpapawis kasi yun nga yung may naramdaman ako ditong parang kakaiba. Parang natatakot ako eh. Gusto kong magpaano sana sa doktor magpatingin. Pero parang baka may ano lang. Parang may naano lang dito. Matatanggal din to sa kain lang tayo ng yung pagkain na nakakagamot sa puso. Meron naman ganun. Kasi naramdaman ko na rin to nung mga nakaraan din. Kasi ang ginagawa ko lang ay exercise lang. Kasi yung parang ano yun eh. Yung dugo na hindi maayos yung kanyang pagdaloy sa katawan natin. Kaya pagdating ng puso parang yun. Magkaka-abnormal yung puso mo. Hehe. Tapos ayun, kain ka lang ng mga pagkain na nakakatulong sa pag daloy ng dugo para hindi tayo magkakasakit. Ayun, ang kinakain ko lang ay yung mga prutas. Tapos bawal na naman muna tayo sa mga pagkain na tulad ng sa ano, yung KFC, saka yung mga deep fry, mga ganun na ano, yung chicken at saka yung french fries, lalo na pag yung mga ginagamit sa pagluluto ay yung nagamit na nun tapos ginamit na naman ulit, ang tawag doon. May anong tawag doon? May tawag doon eh. Para kalimutan. Bubo na talaga, guys. What the hell did you just say? Bubo ka ba? Paano mo sabi? Parang nag-mental block ako lagi. Hiningal ako. So, ayun, tara. Takbo na tayo ulit. Yung bolsa ko mabigat kasi nandito pinisang yung cellphone ko. So guys, panoorin nyo nga pala yung mga tutorial ko. Kung gusto nyo pong matutong mag-edit, so please watch my tutorial guys. Salita ko, wala palang kamera dito. Kahinga lang muna ako saglit. Ayan, pinagpawisan ako. At least, nakakagaan sa pakiramdam sa puso na nagja-jogging tayo eh. Kasi, yung mga pagkain kasi namin, ayan, upo lang muna ako. Ay, parang hindi siya healthy eh. Pagkain siya ng ano namin, dorm namin, laging mamantika. Yan po, isa po yan sa cause na nagkakasakit tayo sa puso at saka high blood na rin. Pero hindi naman siguro ako maka high blood kasi hindi man ako ganun kalakas kumain. Diet lang ako pag minsan. Minsan nga hindi ako kumakain ng kanin eh. Ay pagka
day off, minsan isang beses na ako nakapagkakanin, pero konti lang. Eh, sapat na sa akin yung ano, yung pagkumain ako ng yung noodles. Iba naman yung noodles na may preservative. Iba naman yung kinakain kong noodles. Yung noodles nila na para may beef noodles, noodles na sarap. Pero sanay-sanay na rin kasi yung iba siguro hindi sila nasasarapan. Ako nasanay na ako sa pagkain dito sa Taiwan kasi binigyan na ako dito. So parang nasanay na ako sa pang ano nila, pang lasa. Ayun, kahit ano na kinakain ko. Pero mayroon pa rin mga pagkain na hindi ko talaga siya gusto. Parang sarap maligo dyan guys, oh. Ayan, oh. Malinis naman yung tubig nila dito guys. Alam nyo yung tubig dyan, ang aming tilapia yan guys. Yung mga karong ay mga kasama ko dati sa trabaho, mga ka-dorm ko, inuha sila ng ano dito, ng tilapia. Ang dami po nila nakukuha guys. Isa na gumagamit sila ng ano lang, basta nila lang basta yung ano, tilapia. Dami nila makukuha dyan. Baba banda, doon sila lagi nanguha ng mga tilapia. So ngayon guys, ay maglalakad-lakad na lang muna tayo para pauwi na tayo sa dorm kasi medyo mainit na eh. Anong oras na? Ay, wala pa pala akong 30 minutes. Kala ko mga... Ay, oh, 30 minutes na. 30 minutes lang talaga. Medyo mainit na guys. Alas 7:53. Pero medyo mainit na kasi summer na dito eh. Kaya ayan, lakad-lakad muna lang tayo. Dito tayo sa baba, dumadaan sa gilid ng bike. So guys, abangan nyo lagi yung mga tutorial ko kung gusto niyo pong matutong mag-edit ng video sa mga vlogs niyo. So abangan nyo yung mga tutorials, ang ganda ng ibon eh. So, salamat po sa inyong panonood dito sa aking YouTube channel. At kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutang i-like at pindutin ang subscribe button at pati na rin po itong notification bell para maging updated kayo sa aking mga latest video, lalo na sa aking mga tutorial. Kung gusto niyo pong manood sa aking mga tutorial, pindutin niyo lang po yung notification bell or itong parang kampana para maging updated kayo lagi. Thank you so much guys, see you sa next video. Paalam.